Alright, part 2! ABS. Magandang maganda yung 150. So kung may extra kang pera, instead na mag-125 ka, ibibili mo na yung 150. Alam ko may mga 300cc rin yung ano eh, ang Vespa. So hindi naman tayo talaga familiar kay Vespa. Pero yun na, sa pagkakagamit natin, ibang-iba talaga yung comfort niya. Sobrang sarap gamitin. Saka syempre yung dating, ang pogi. Ang pogi ng dating pag naka-Vespa. Ayun na yung mga sporty look. Ang may, para sa akin, ang reason mahirin, since ano ako, isa akong salesperson ng isang helmet shop. Parang pag bumili ka talaga ng classic, dapat talaga, mga susukuti mo rin talaga is mga classic din, para bumagay. Kasi pag naka-sporty ka, yun, yung mga regular helmets na nakikita natin sa kalsada and sa mga shops, so yun talaga yung ano, yun talaga babagay doon. Pero syempre pag vintage ka, sabihin natin naka-cafe racer ka, naka-scrambler ka, syempre itutono mo, kumbaga sa ano, sa gitara kailangan mong itono para tama yung ano, tama yung pagkanta mo rin. Diba? Kailangan mo rin talaga siyang itono. So kailangan mo ibagay yung mga suot mo rin dito sa Vespa o sa mga classic na motor. Syempre kung bibili ka rin naman ng mga, ang tawag dito, yung mga pang off-road, syempre mga porma mo din dapat syempre pang off-road, unless kung mga sa bahay-bahay ka lang, di ba? Pero yung ibang mga sa ginagawang motard, mamang pulis. Oops, nasa na si brother ko. Ay, nasa likod pa naman natin si brother ko. Mga anim na ko nasasakyan siguro yung distansya natin sa kanya. Pero sarap gamitin na ito, in fairness ah. So siguro ito na yung chance para paunahin natin si brother ko. So nakita na natin yung skills niya sa pagmumotor. So kailangan talaga paunahin natin siya, para tayo yung gagabay, ay tayo yung bubuntot muna sa kanya. Dandahanin natin to. Ayan si brother ko. Tulo ko yung battery ko. Wala tayo atin dalang battery ng ano. Ang action cam, sayang. Papasyal ko sa, papasyal kami ni brother ko. Yan pala, hindi ko pala nakakwento sa inyo. Yung palang si Cor na yan, kasi nagkaya ng elementary. High school, tapos pagkahuli din kami ng high school, nag-ibang section. Pero siya kasi isa sa mga tinuro ko rin kaibigan talaga, naging best friend ng elementary. So hindi naman ako talaga palalabas noon. So ano ba yun? Hindi ko makita. So, syempre galing tayo Laguna, di natin matanggihan. Alam mo naman, iba yan eh. Solid din kasi yan, kaya hindi natin matatanggihan yan. Pero nasaan na siya? Hindi na tayo ang na-overtake niya. Chill muna tayo. Ayun! Kala ko nawala na eh. Diretso! Nawala talaga, nawala. O ngayon, tayo naman yung bubuntot sa kanya ngayon. So kanina, sa unang video natin, babucha, minaratro tayo. Kanina, motor ni Cor yung nasa video natin. So ngayon yung kay Kuya Chad naman. So yun yung 150 na Vespa. O diba? So ang ganda rin talaga. Iba lang talaga handling nito siguro dahil sa upuan. Dahil stock pa rin yung upuan niya, hindi ko rin masabi. Mas komportable siya kasi siguro dahil ito ay stock pa yung upuan, tama yung seat height niya dun sa manibela. Since yun ay medyo bumaba ng konti, medyo iba yung feeling. Kaya primavera pala yung gamit ni, ano, ni Cor. Ayan. So yun kay Kuya Chad, primavera na 150, kulay puti.
tayo yung susunod sa kanya. Ano ba yan? Nandito pa lang tayo sa... Nasa party pa lang tayo ng dash na. May usok na. So, dito ako bilid talaga eh. Lagi nangyarang ganito sa gitna eh. Ano bang meron dyan? Actually, mas delikado pa ngayon eh. Para sa akin ah. Opinion ko lang naman. So, yung stoplight is 100 plus. Nakman teteng. 100 plus. So, paano ka didiscarte dyan, Cor? So, pasok ka dito, tapos dun sa amin. Pasok ka dito, tapos liligo tayo. O, sunod ka sa akin. Yan, saan tayo butas dito? Kasi... Okay na yan dyan. So, ayun sa harapan. Oh, boom! Nakakatawa naman itong araw na to. Nalibang ako yung araw na to. Akala ko hindi ako malilibang. Akala ko mangyayari lang ay ano lang. Magpapachay-chay lang kami. So, since dalawa yung Vespa na gamit namin, nagkatawaan lang kami. Masaya-masaya. Ayan. So, follow nyo lang yung ating vlog, guys. Rush Drive TV Tour. So, ayan, meron tayong isang ano. Sa unahan natin. So, ayan. Kumusta naman ang biyahe mo? Nakakangalay? Palit na tayo? O, mamaya na. Pero hindi nakakangalay itong motor mo, ha? In fairness, ha? Hindi nakakangalay yung motor na to. Sarap gamitin. So, mag-go na tayo 3 seconds. Alright. Boom, boom. Okay, so malapit na tayo. Paimus na rin naman tayo. So, hindi na tayo gumamit ng Google Map. Pauunahin natin si Brother Cor. Si Kurs. I'm still confused. Brother John. Brother John John. Ayan. So, papunahin natin siya. Parang tayo sa likod. Yan. Pero kahit hindi ABS to, maganda pa rin. Sige, dito na tayo sa likod. Kung ano yung casing niya, susundan lang natin. Ang lakas sa arangkadahan nun, oh. Pero malakas din to kasi ano to eh. 3 bulbs to eh. Tingin ko medyo malapit-lapit na kami. Pero ko medyo punta pa pala ng Bacoor yun. Kami takbong pogi lamang. Ang ganda ng motor ni Kuya Chad. Pero yung fairness ng mga Vespa, mabibigat ah. Mabibigat ang Vespa. Sabi ni Cor, papasyal daw, maggagala daw kami. Eh pag ito gamit namin, babagal daw kami ni Kuya Chad. Oh, 3 bars? Kanina pultang to ah. Okay. Subukan namin mamaya magkabiyang. Magkakabiyang na lang kami after ng change oil. Depende sa oras. So, makapagpalit na lang din ng motor para maibalik natin kay Kuya Chad tong motor niya. Sabihin na lang natin. Basta pagkatay change oil, uwi. Palit ng motor. Gamitin natin si Poco. Ayun nga. Paunahin natin siya. Una ka. Malapit na ba tayo sa Vespa? Malayo pa, no? Lampas ng FRC yun, di ba?
Labas ng FRC. Pa-sponsor naman ng Freedgun. Doon may intercom tayo. Yan ang kagandahan pag may Freedgun kayo, guys. Hindi kayo nagsisigaw sa daan. Sana umabot yung ating battery. Kahit makarating lang tayo ng Vespa. Kahit makarating tayo ng Vespa, Vespa call, Vespa call. Tayo sa parting Imus. Parang alam ko makalambas lang ng Robinson yung Vespa eh. So check na lang natin. Bastardo! So naka Harley Davidson. Vespa naman kami. Bastardo Laguna. Oops, nawala si Brother Cole. Tatabi ulit tayo. Ayun na, sa likod. Ay, sa likod, nasa likod. So, hindi na tayo pa Robinson Palapala. So, dyan ako dati kumakain nung naglalalamog pa ako. Diyan ako lagi kumakain. So, si Beans. Asan shop ni Beans? Ay, lampas na tayo sa shop ni Beans. Dati si traffic. Dito tayo. I am here for reasons. Sometimes when the tears are down, but never gonna let me down. So when the negativity surrounds, I hope someday it all turns around with all my life. All my life. Okay. Norton. So guys, ang init na dito, grabe, promise. Ang init na dito. Ang init ba? Nagbibisikleta tayo muna. The Vespa boys is coming. Lampas na lang Robinson yan, di ba? Pero lalampas pa ng ano, nung kabila, yung sa may stoplight, hindi na. Ay, lampas pa, alam ko eh. Oh, nakikita ko na yung daan, nakikita ko naman yung best eh. Tara dito. Sa U-turns na tatat eh. Pasukan mo kaya dyan? Dito tayo!
Traffic talaga dito kasi babaan ng mga sasakyan dito eh. So, Robinson Imus. Andito tayo sa Robinson Imus. Pero pinagpapawisan na ako, guys. Kasi ang init talaga, promise. Hindi tayo sa isa mainit. Init mo! Sa atin ang lamig, no? Guys, asahan nyo, guys. Kahit pa paano malamig-lamig talaga sa silang. So, ito, mainit-init na dito. Baka... Ha? Depende. Ito yung treat A eh. Oh, pag yung treat A. Tignan natin mamaya. I-reset yan para yung trip A, yung trip 1. Gagala ba tayo ng Maynila ngayon? Ha? Eh wala, mas wala kang checkpoint sa Maynila eh. Pasok kanan. So, traffic talaga dito, guys. Kitang-kita niya naman. Traffic talaga dito. 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 Ay nako, kasi may likuan pala dito. Pero lambot naman yung bela niya oh. Sarap gamitin. Yun nga lang, same kay Kuya Chad tsaka dito kay ano, kay Core. Same pa rin, nakatiad tayo. Mukha lang maliit ang Vespa, pero ang taas niya. Pasukan mo. Sige. Oh, pasukan din natin. Grabe yung ganda ng handling ng Vespa. Masarap to pag dire-diretso, pag long ride natin. Pang long ride to, sobrang komportable niya ito, promise. Ibang iba. Ano nga yung magandang daan? Mamaya magmamaps tayo at check natin kung saan mas mabilis yung daan pa uwi. Ay hindi! Hindi pala traffic check ba? Hindi pala ano? Hindi pala traffic pa uwi. Yung pupunta lang pala ng Manila ang traffic. Diskarte. Diskarteng malupet. So, comment ko lang din, hindi siya mahirap ipasok sa traffic. Siguro, mahirapan ka lang pag baguhan ka or first time mo lang nakuha yung motor. So, since kahit sabihin natin bago ko lang din siya nahawakan, hindi ako naninibago kasi yung sa MXI ko kasi, almost ganun lang din yung lapad niya. So, kaya madali ko lang din siyang tansyahin. Tsaka sanay din yung tayo sa scooter kahit nakakipoko tayo na Sniper 155. Ayun. Talagang mainit. Dito tayo. Nararamdaman ko na eh, malapit na tayo eh.
na kasi ay wag ba pumasok si Cor. Wag yun, galing ni brother. Ang taas lang talaga ng preno. Kumbaga sa clutch mo, ang babaw. So ayan, sana umabot yung ating battery. Ating battery. At feeling ko hindi ko ata nadala ang aking battery. Sarap sana niya ito. Pasukan mo, idol. Yan! Nakuha mo rin, idol. Ayon! Kailangan makapasok ah. Yes! Pasok na yan. So chill tayo dito. Alam ko makalampas pa ng konti yung Vespa dito. Sadyang mainit talaga. Parang uulan ng Manila. Grabe talaga ang traffic dito, ang lupit. Anong oras na? 11:16. Next time hindi na talaga ako magbabiyahe ng ganitong oras. Grabe ang lupit. And feeling ko naman ang advantage lang pag nag-Vespa ka is for sure. Huwag mo kang tingitan, men. For sure, ang advantage ng Vespa, kukunti lang nagpapawal PMS. Kaya mabilis lang din kaming matatapos. So I think, maaga tayong makabalik. Nagamitan ko na ito ng skills ko eh. Pag nanggigil talaga ako eh. Kambile, kambile sa mukhang maganda. Siguro ay may kotse ka na ngayon. Layo pa lang. Layo pa lang PMS nito. La ra 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 ra. You know. Yeah. Nahanap ko rin eh. So diretso pa yun, alam ko eh. Diretso pa. Ha? Alam ko dito pa banda-banda yun eh. Kor, nasan ka na? Can you?
Tingnan, dito na yung banda. May isa bang 7-Eleven? Alam ko dito yun eh. Yung medyo open ng konti. So dito yung dating LTO eh. Sarap gamitin, no? Oh, malapit na to. Dito na lang yan eh. Ayun na, Besta Boys. The Besta Boys is coming. May U-turn ba dito? Alright. So, andito na tayo ngayon sa Besta. Vespa coil. Ay, si Broderick, again, ito yung 125 yung nagabit natin. Nagpalit tayo dun sa Dasma. So, yung Primavera na 150. Ito naman yung saan niya. O, diba? S125. So, marami pa sa loob. So, magpa-PMS tayo sa dalawang unit. Ay, papasok muna natin. Diba? Pare, mukhang talagang quality yung ano dito. Yung mukhang special talaga pagdating sa pagpapa-ayos sa motor, pagpapi-PMS. Sige po. So ayan guys, ayan na, dito na kami. Love trip. Alright, so dito na tayo. So guys, nandito na rin tayo, magbababay na tayo.